Good morning po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa may Kapatagan, no? Dito po kasi nag-aaral yung isa sa mga scholar natin na natulungan. Ayan, guess what kung sino po siya. Mamaya makikita nyo. Mayroon po kasi tayong estudyante na dito nag-aaral at matagal natin ulit siya bago napuntahan, almost 2 months. Dahil nung simula nang pumasok siya, hindi na namin siya napuntahan dahil busy nga po at malayo yung lugar namin, no, malayo, at ngayon lang ulit kami nakabalik dahil mahirap po yung daan papunta rito, lalo na kapag umulan, nasisira po yung mga daanan. So ito na ang ating estudyante na walang iba kundi ayan, oh, si Russell po. So halika na, puntahan natin kasi break time niya sakto at para makabusta na natin ang pag-aaral ng batang ito. Kasama na po namin si Russell at titingnan natin kung saan siya nakatira. Dito po sa Kapatagan. Okay. Kasama na natin si Russell at pupuntahan natin kung saan siya po tumutuloy. Halika be. Pasensya na po, maingay. Yung susi kasi nung sasakyan na iwan kay Paul. Tara, saan ka nakatira? Dito? Oh, dito. Tara, punta tayo. Nandiyan nanay mo? Wala. Sino kasama mo dyan? Mga pinsan ko. Ah, pinsan. O saan? Ikaw mauna ka. Saan ang daan? Ah, dito. Ayan. Ito po kasing Kapatagan ay medyo ayos po dito, may mga pambahay sa mga katutubo. Tapos may magandang eskwelahan. Kaya dito po nag-aral si Russell. Okay pala dito, no? Oh, magaganda yung mga pambahay na housing. Puntahan lang natin yung bahay po na tinutuluyan niya. Ito po. Asan? Ito? May tao? Wala. Ah, wala. Ikaw lang. O, halika. Yun lang po ang kasama ko. Sino? Asya? O, sige. Puksan po na. Ah, dito po nakatira si Russell. Okay, at least yung bahay po maayos naman kahit paano yung matutuluyan niya. Pasok tayo. Tika, tanggalin ko lang ang aking medyas. Ay, aking ano. Okay, dito ka nakatira. Okay. Sige. So, dalawa lang kayo dito? Ha? Dalawa lang kayo? May kapatid po ako. Ah, yung kapatid mo dito rin nag-aaral, yung lalaki o babae? Babae. Ah, okay. Okay. Mula po kasi dito, siguro mga 40 minutes, no? Mula dito, papunta sa kanila. Wala? Pag nilakad? Sobra pa. Sobra pa? Malayo, ano? Ay, wala. Sa kabila pa pala yun, yung sitio. Mga pangalan ng sitio nyo? Ha? Anong pangalan? Pantok? Bagtok. Bagtok?
Okay. Kamusta ka, Rasen? Okay lang po. Ayun, maganda pa rin siya. Napakaganda po nitong bata. Sa mga bago pong nanonood sa amin, si Russell po ay isa sa mga natulungan natin. I think 4 months ago. Doon po yun sa kabila na, sa Agusan. So, dito po siya nag-aaral ngayon sa Kapalong na, sa Kapatagan. Dahil nandito po yung, ano, yung magandang school. At nung nag-usap nga kami na dito siya dadali, at least nalaman naman na po namin na okay pala siya rito. At pasensya na kayo, hindi talaga namin siya agad mapupuntahan palagi dahil napakalayo nga po at yung daan mahirap, lisod yung mga daanan papunta rito. Anyway, ngayon okay naman na po yung mga daanan. So, siya po si Russell. Ilang taon ka na nga? 15. 15 na po siya. Nag-birthday siya noong September? July 20. 20? Mm. Ah, July ba? Ah, sorry, July 20 pala yun. Para kasing kailan lang eh, no? Okay. Tapos isa rin po siya sa mga napabahay doon sa Pugon Bihero Village number 3. Nauwi ka pa ba sa inyo? Opo. Nauwi ka pa doon? Kailan ka umuwi? Pagka walang pasok? Oo, Sabado at Linggo. Ah, sino nagsundo sa'yo? Si Papa? Oo. Nagbumotor? Si Mama muna punta dito? Okay. Yung allowances mo na binibigay sa'yo ni teacher? Yes. Natanggap mo? Okay, magtitingko lang tayo kay Tita JB. Pong salamat Tita sa sponsor po niya. Napakabait nito. Thank you so much. Ibigay namin yung allowance noong October, so ngayong November at December naman para maibigay ko na rin yung allowance mo. Okay? Naintindihan mo? Bakit umiyak ka? Wala. Ha? May problema, Rase? Wala. Bakit ka umiyak? Bakit ka ulang? Namingaw mo ko? Halika, hanggang kita. Mas wala ko ng baba, kaya pala umiiyak. Mas wala ko ng baba, kaya pala umiiyak. Kasi ngayon lang ulit tayo nakita, ano? May problema ba? Wala po. Sigurado ka walang problema? Wala. Siguro na-miss lang talaga tayo. Talaga kasi natin hindi nakita, no? Opo. Di ba lang may surprise ako sa'yo? Na? Unahin ko muna yung allowance mo, ha? Itago mo, ha? Huwag ka lang umiyak. Huwag ka umiiyak. Baka may problema ka. Wala na po. Bakit umiiyak ka? Miss ko po kayo. Miss tayo ng bata. Isa po ito sa mga batang malambing na bukod kay Lamaylin, itong bata na ito. Kaya lang, hindi talaga namin palagi mabisit. Kaya yung teacher niya po, yung kausap ko palagi. At ang napakabait na si Tita JB. Okay. Ito, bigay ko na yung November at saka December mong allowance. Ha? 5,254 the month of November. Kasi December, hindi na ulit ako makaka... Thank you. Ano, para at least hindi ko muna maabala si teacher. Kay teacher po kasi namin pinapadala. Yung naging teacher niya nung elementary, doon namin pinapadala.
So, ito naman yung for the month of December. Ayan. Russell, itatago maigi ha. Huwag iiwanan dito sa... Nasaan ang bag mo? Sa eskola. Huwag mo ipapaalam na may pera kang dala ha. Opo. Lagay mo na sa bulsa mo. Tapos itago mo maigi ha. Kasi allowance mo yun hanggang December. Ha? Okay. Kano baon mo sa araw-araw? Minsan po, 10 pesos. Yung binibigay ni Mama? Dito may pera ka ngayon? Magkano baon mo? Yung perang nasa sayo ngayon bukod dito? 200. Pero maliit lang naman po yung kinukuha ko. Maliit lang ginagastos mo? O, kasi dalawa yung kapatid pa niya. Siguro para mabigyan niya. Pero ito po talaga may sponsor kasi scholar namin ito eh. Nagluluto kayo? Wala nga po kaming pagkain ngayon. Bakit? Pero sa si Nanay Wina. Nanay Wina ng pagkain? Kantin? Ano? Hindi. Ano? Malaking tindahan. Ah, okay. Doon kayo kumukuha ng pagkain. Ah, okay. Baka, oh, ito pa, may surprise ako sa'yo. Di ba mayroon dito piso Wi-Fi? Alam mo yung piso Wi-Fi? May Wi-Fi? Oo. Wala kang cellphone, ano? Wala po. Gusto mo hindi po ako marunong. Hindi ka marunong? Opo. Gusto, pero gusto mo magka-cellphone? Opo. Kasi para mamonitor din natin yung bata. Kung ano yung ginagawa niya dito. At yung sa grade niya, kailangan kong malaman. Oh, akin na. Ito. Bigyan kitang cellphone. Hindi lang kitang cellphone, ha? Ito naman. Sabi kasi nung isang sponsor natin, i-anonymous na lang natin. Anonymous sponsor para may contact daw tayo sa kanya. Sama natin yung ginagawa ng bata. Makamusta natin, mapalapit sa atin yung kanyang pag-aaral para malaman natin kung nag-aaral ba talaga siyang mabuti at ma-submit sa atin yung mga grade. Okay. Meron ka namang kaklaseng may cellphone? Opo. Magpaturo ka? Parang lahat na po silang may cellphone. Ah, ikaw lang wala? Okay, hayaan mo na. Meron ka ng cellphone, ha? Hindi ko pa ito nalagyan ng messenger kasi gusto kong matutunan niya mismo sa sarili niya yon. Pati yung matututunan naman niya ito. Okay, kapag may cellphone ka na, syempre, kaakibat nito yung hindi dapat laging nakababad sa cellphone. Ha? Dapat kapag ginamit mo ito, gagamitin mo lang sa pag-aaral. Anyway, dito wala naman signal dito talaga. Kailangan pong pumunta doon para magka-piso Wi-Fi, no? Oh, hindi rin masyadong ano kasi malayo, lalakarin pa niya. Kaya ibibigay ko na ito sa iyo, paturo ka ha. Wala kasing signal dito kaya kahit walang SIM card, okay lang. Basta piso Wi-Fi lang, pwede na. Makagawa ka ng Messenger, tsaka ng Facebook. Facebook lang, okay na. Tapos automatic Messenger na yon. Tapos, chat ko na lang kay teacher kung anong pangalan ng Facebook mo para pag ano, chat mo kami ha. Matututunan mo, tumatalino ka eh. Kamusta pag-aaral mo dyan? Okay lang naman po. Nag-exam na kayo? Opo. Kamusta first exam? Grading. Ano? Kamusta ang grado? Okay lang po. Mataas ba? Opo. Perfect exam? Hindi po. Top 2 lang po ako. Aba, kalaman top 2 ka lang? Top 2 lang daw siya. Nilalang lang niya yun ha. Sige, langin natin. Gusto ko top 1 ka. First grading pa lang naman po yun eh. Okay, tanyo. First grading pa lang. Yun ang gusto ko. Sa mga scholar natin, lumalaban. First grading pa lang daw po yun. So, ibig sabihin, may chance na mag top 1. Kailangan mo rasa ka para maging nurse, ha? Opo. Kasi yung alam mo yung sponsor mo, nurse kaya yun. Oo. Ito pa rin mo yung pangarap mo, ha? Opo. Okay. Magpaalam ka kay nanay. Kasi itong bata, para hindi siya maging ano ba dito lang. Gusto ko siyang isama sa Manila. Si Mia, ito. Para makita sila ni na Mylin, yung mga scholar natin sa Manila. Paalam kay Mama. Sabihin mo, sa December, pupunta ka ng Manila. Pero ibabalik ka rin dito. I-explain ko rin sa teacher mo para yung teacher mo ang mag-explain sa parents mo. Pero gusto mong pumunta ng Manila. Opo. Oh, syempre. Para reward ko sa kanya dahil magaling siyang mag-aral top 2 eh. Oh, di ba?
para ma-inspire itong bata sa pag-aaral niya lalo. Para makita niya yung mundo na ito pala, mayroon palang ganito. Hindi yung nandito ito lang sa bundok, yung nakikita mo. Kasi mag-aaral niya ng nurse, di ba? Sayang, yung bata, napakatalino. Ha? Paalam ka kay nanay. Sabihin mo, pag bakasyon, pag Christmas, sabi ka mo ni Sir Paul, pupunta ako ng Maynila. Pero babalik ka rin kapag pasok ka na. 1 week lang naman yun. Ha? Pupunta tayo ng Maynila, ha? At sasakay tayo na. Aeroplano. Hmm? Oh. Excited ka, no? Ayan. Dadali natin siya doon para makita niya yung Maynila. Pero papainumin ko to naman siguro mga... parang si Eddie Tool lang. Si Eddie Tool po ay nalipong kanina. Naghahanap ng bonamine. So, maano to? Malulula. Kailangan nito ng mga bonamine. Kailangan patulugin. Kasi sila mahiling ganun din. Tapos makikilala mo na yung mga scholar din namin. Si Mia. Si Madeline. Si Miley, si Manita, nandun sa Manila, nasa amin. Para mamit mo sila yung mga scholar pa natin. Mga katutubo din. Magkakaintindihan kayo. Magwaro-waro kayo doon. Diba? Makikita mo yung SM. Makikita mo yung malaking mall. Sasakay kita sa LRT, MRT. Di ba? Si Eddie to nakasakay na MRT, ano? Yung bakal mo. Yung ba? Ha? Bakal na karagaw. Bakal. Oh, matas. Bakal na karagaw. So yun, para maranasan, napakaganda nitong bata na to. No? Napakaganda ni Russell. Anong apelido mo, Russell? Manlumisyon. Ano? Manlumisyon. Yun, Manlumisyon. Kasi naisip ko kanina, konsumisyon eh. Manlumisyon. Siya po si Russell Manlumisyon. Okay? Kamusta pa ng bahay niyo doon? Okay lang. Okay na, masaya na kayo doon? Opo. Oh, at least, di ba, mayroon na silang bahay. Masipag naman tatay nito. Nagmamaisan lagi yan. Lawa kaya ng maisan nila. No? May tanim agad kayo mais? Yung kapatid mong babae, bibigyan mong baon na. Opo. Kasi dito rin siya tumitira. Yung pinsan daw nito ang kasama dito. Oh, sige. Bago mo ang cellphone, dalhin mo muna sa school. Baka mawala. Opo. Sige mo sa baga, paturo ko na lang mamaya, ah. Tapos pag nalaman mo na, umapin mo lang yung pugong biyahero. Message ka sa amin sa messenger, ha? Kailangan matutunan mo, ha? Tapos para ma-monitor lagi kita, okay? Thank you ulit sa Anonymous at sa Tama TV. Tita JB, thank you so much po sa sponsor mo. Naibigay ko na yung allowance niya, okay? Sige po, ihatid na ulit namin siya sa school niya kasi hiniram lang namin sa teacher para po maibigay namin yung mga kailangan niya. Oh, yan pala, may cellphone na sila eh. Turuan nyo siyang mag-cellphone, ha? Turuan nyo siyang gumawa ng messenger, ha? Tsaka Facebook, ha? Okay. Itong chinelas mo. Halika na. O, tara. Asusi daw. Halika na. Basta mag-aaral lang mabuti, ha, Russell? Opo. Huwag pababayaan ang pag-aaral. Kasi yun lang talaga yung puhunan mo. Top 2, ha? Tita! Top 2 lang. Nilalang lang ngayon top 2, eh, no? Top 2 lang po ako, eh. Kabahan na yung top 1? Kailangan maging top 1 ka, ha? Ha? Perfect mo, ha? Susunod na second grading, ha? Kailangan top 2 na tayo. Ay, top 1 na tayo, ha? Na-pressure tuloy siya. Kasi alam niyo, si Mylin ang galing mag-aral, eh. Si Kwan, si... pangalan ito? Si Mia ang galing mag-aral. Pagsasama-samahin natin yung mga scholar natin, no? Diba? Tingnan
Ingatan mo yung pera, ha? Pag may time, hindi ka nakakapagpagupit eh. Bale sa Maynila na lang. Paayos natin yung buhok mo doon. May ID ka ba? Ah, oh, wala. Hindi bale. Nawawala na po yung ID ko. Ah, nawawala yung ID mo? Kailangan kasi natin yung ID pag nag-aral eh. Saan po kayo pupunta ngayon? Papunta na kami dun. Uuwi na kayo? Oo. Uuwi na kami. Masakay ka muna dito. Ay, saan ka dahil? At, hindi, huwag na. Dito na lang si Rase. Teka. Yep. Hindi, parang nabuklayan eh. Halika na, Rase. Sakay ka. Bye po. Oh, don't forget yung sabi ko ha. Ipaalam kay mama. Sige po. Thank you po ulit. Bye-bye. Sige, pasok na.